Sino ba ang pinakamalakas na pirate crew ng old era? Ito ang pag-uusapan natin sa ating video, kaya mag-umpisa na tayo. Ang Big Mom Pirates ay malaking pirate crew na ang teritory ay kilala bilang Totoland. Ito ay parang fairy tale island na may mga nakatirang kakaibang creatures. Pero ang mga to ay may mga dark side. Ang leader ng grupo na to ay si Big Mom. At ang 85 out of 129 members ng crew ay anak ni Big Mom. Si Big Mom ngayon ay 68 years old at meron siyang 85 na anak. Diba, ang dami ko nang iniisip dumamay pa to si Big Mom. Kahit nung bata pa si Big Mom ay mayroon siyang hunger pangs, kung saan ay hindi niya nakokontrol ang sarili niya at kinakain ang kahit anong nasa harapan niya. Ito din ang dahilan kung paano niya nakuha ang kanyang Devil Fruit Power na Soro Soro no Mi, nung hindi niya alam na nakain niya din ang dating Devil Fruit user nito na si Mother Carmel. Bukod kay Big Mom, ang pinakamalakas sa crew na to ay ang tinatawag na Sweet Commanders. At ito ay sila Katakuri, Cracker at Smoothie. Ang isa pang kakaiba sa grupo nito ay sila ang may pinakamaraming pinangalanan na members ng Pirate Crew sa series, na mayroong mahigit 100 na named members. Ang Big Mom Pirates ay kinakatakutan sa buong mundo. Ang isang example nito ay ang Fishman Island Citizen, kung saan pumayag sila na mag-produce ng 10 toneladang candy kada buwan para maging tribute kay Big Mom. Ang karamihan din ng mga pirata ay takot din kay Big Mom. At common knowledge sa lahat na kapag inimbitahan ka ni Big Mom sa kanyang tea party ay kailangan mong pumunta. Dahil kapag tumanggi ka ay maaaring makareceive ka ng box na may laman ng ulo ng taong importante sa'yo. Isa pang kinagagalit ni Big Mom ay ang mga hindi pa nagsasubscribe sa channel na to. Kaya huwag mo nang hintayin na puntahan ka ni Big Mom. Pindutin mo na agad yung subscribe button na yan. Ngayon na nabanggitan natin ang Big Mom Pirates, ay mayroon pa tayong 5 mas malakas at incredible pirate crew na babanggitin. Kaya sunod na natin ang pirate crew na tinuturing daw na little brother ni Big Mom. Ang Beast Pirate ay dating Emperor crew na binubuo ng mga animal hybrids crew na sinusunod ang lahat ng pinag-uutos ng kanilang leader na World's Strongest Creature, na may napakatibay na balat na naging dahilan para makasurvive si Kaido sa maraming attempts sa pagpatay sa kanya, na pinaniniwalaan na ng marami na invincible si Kaido. Bukod sa kanyang almost invincible na katawan, ay mayroon pa siyang mythical Zoan Devil Fruit na Uwo Uwo no Mi, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang mag-transform sa isang giant na dragon. Ang Beast Pirates ay na-conquer ang Wano Country at naging subordinate nila ang ibang ninja at samurai doon. Ang isa pang lakas ng pirate crew na to ay ang kanilang connection sa underworld organizations. Dahil sa alliance ni Kaido kay Doflamingo at Caesar Clown, ay nagkaroon ng access ang Beast Pirates sa Smile Fruit, na nagawa nilang magkaroon ng mahigit 500 na artificial Zoan Devil Fruit users. Ang dami ng Smile Fruit users na to ay nagawang mapatras si Luffy at Zoro noon sa Wano, noong sinusubukan nila Luffy na lusubin ang castle ni Kaido. Ang iba pang ilalang malalakas na member ng pirate crew na to ay sila King, Queen at Jack the Drought. Sa kabila ng overwhelming powers ni Kaido at ng kanyang mga crew, ay natalo pa din sila ng Straw Hat Pirates noong Wano Arc. At dahil dito ay nawala ang Emperor title ng Beast Pirates. Si Shiki at ang Golden Lion Pirates ay ang isa sa pinakamalakas na pirate group noong panahon ni Roger, at isa sa greatest rival ng Roger Pirates. Noong bago pa makapunta si Roger sa Laugh Tale, ay ilang beses silang nakipaglaban sa Golden Lion Pirates. At sa mga labanan na to ay maraming beses na nakakalamang sa labanan ang Golden Lion Pirates sa Roger Pirates. Si Shiki ay mayroon ding isa sa pinakamalaking fleet sa mundo na binubuo ng mahigit 50 division. Ang isa pang interesting sa pirate crew na to ay ang kanilang barko na tinatawag na Island Ship. At base sa pangalan na to, ito talaga ay parang isla na may mga puno at mayroon din tong malalaking sagwan sa magkabilang side nito. Ang barko na to ay lumilipad dahil sa Devil Fruit ni Shiki na Fua Fua no Mi, na Paramecia type Devil Fruit, na nagbigay sa kanya ng kakayahang lumutang at palutangin din ang ibang bagay. Ang iba pang malakas na member ng Golden Lion Pirates ay si Scarlet, na isang giant gorilla, at si Indigo naman ang scientist ng crew nila. Wala masyadong impormasyon na alam tungkol sa pirate crew na to, dahil ang kanilang appearance lang ay sa movie. At alam naman natin na ang story sa movie na yon ay non-canon. Pero kahit ganito, ang grupo na to ay canon at naging isa sila sa rival ng Roger Pirates noon. Kaya ang Shiki Pirates ay siguradong isa sa pinakamalakas na pirate crew noon. Sobrang lakas na ng Shiki Pirates, pero meron pa tayong tatlong pirate crew na sobrang mas malakas pa kaysa sa Golden Lion Pirates. Ang Whitebeard Pirates
ay ang isa sa pinakamalakas na pirate crew sa buong mundo. Ang kanilang kapitan na si Whitebeard ay isa sa dating yungko at isa sa kakaunting mga tao na kayang makipagsabayan sa labanan sa pirate king na si Goldie Roger. Ang Whitebeard Pirates ay sobrang naiiba sa ibang pirate crew sa mundo ng One Piece dahil si Whitebeard ay walang pakialam sa treasure. Dahil para kay Whitebeard ay mas mahalaga ang family na pinaniniwalaan ni Whitebeard na greatest treasure na maaaring makamit ng tao. Si Whitebeard ay mayroong malaking pirate fleet. Dahil bukod sa maraming subordinate crew sa New World, ay mayroon pa ang Whitebeard Pirates na 16 Division. At ang bawat commanders ito ay nagko-command ng kanya-kanyang crew. Ang Whitebeard Pirates ay isa sa pinaka-kinakatakutan ng world government noon. At dahil dito ay ginamit nila ang buong puwersa ng mga marines, lahat ng mga admirals at pati na din ang lahat ng warlords of the sea para labanan ang Whitebeard Pirates. At sa kabila nito ay hindi pa din sigurado ang marines kung kaya ba nilang matalo ang Whitebeard Pirates. Sinabi din ni Sengoku na ang kinaing devil fruit ni Whitebeard ay may power na kayang wasakin ang buong mundo. Pero kahit na ang Whitebeard Pirates ay sobrang powerful, ay hindi pa din sila invincible. Nakita natin ito noon sa Marineford War. Karamihan sa crew nila ay lubhang nasugatan noong sinubukan nilang iligtas si Ace at noong inambush at pinatay ng Blackbeard Pirates si Whitebeard. Ang mga kilalang malakas na member ng crew nito ay si Marco the Phoenix na kinaya pa din mambugbog na malalakas na pirate sa Wano. Si Ace na anak ni Goldie Roger, si Diamond Josu, si Touch, Vista na kaya makipagsabayan sa labanan kay Mihawk, at dati din nilang naging member ang napakalakas na samurai na si Kozuki Oden. Ang Roger Pirates ay ang legendary crew na pinamumunuan noon ni Goldie Roger bilang kapitan ng crew. Ang Roger Pirates ay nag-travel sa Grand Line para hanapin ang final island na Laugh Tale. Ang kanilang nagawa noon ay kinukonsider ng marami na legendary. Sila ay isa sa mga pambihirang pirate crew sa mundo dahil walang devil fruit user sa kanila except lang sa apprentice nila na si Buggy na aksidenteng nakakain ng devil fruit. Ang isa sa pinakamalaking achievement ng Roger Pirates ay noong nahanap nila ang lahat ng apat na road pony glyphs at pagkatapos ay napuntahan din nila ang final island na pinangalanan nila na Laugh Tale. Dahil dito ang members ng Roger Pirates ay nadiskubre ang true history ng mundo, ang mga nangyari noong Void Century at ang meaning ng initial na D na ilan lang ang nakakaalam sa mundo. Dahil dito ay nagkaroon ng bounty si Roger na 5,564,800,000 berries na pinakamataas na known bounty sa mundo. Pagkatapos nila mahanap ang One Piece ay dinisband na ni Roger ang Roger Pirates. At pagkatapos ay sumuko si Roger sa mga Marines. Si Roger ay in-execute ng mga Marines. Pero bago nila ito nagawa, ay nasabi ni Roger ang kanyang legendary final words. You want my treasure? You can have it. I left everything I gathered together in one place. Now you just have to find it. Sa kabila na 25 years na ang nakakalipas mula nung na-disband ng Roger Pirates, ang ilang members nito ay mayroon pa ding active bounties at inahabol pa din ng world government. Maaring madalas na nakikipaglaban noon ng Roger Pirates sa Golden Lion Pirates at Whitebeard Pirates. Pero hindi sila ang pinaka-notable na kinalaban ng Roger Pirates noon. Dahil bago pa naging kapitan ng kanilang pirate crew si Shiki at Whitebeard ay dati silang magkasama sa most notorious at most dangerous pirate crew sa mundo. At ito ay ang Rocks Pirates. Rocks 海賊団とは大昔海賊島八の巣にて船内でも仲間殺しの絶えない凶暴な一味だ。メンバーは船長ロックスを筆頭に。 Isipin nyo na lang kung gaano kalakas at ka-influential ang pirata na to na kinailangan pang burahin ang existence niya at itago din sa history na nag-exist ang pirate group niya noon. Ganito kalakas at ka-powerful si Rax D. Sebek at ang kanyang pirate crew noon. Maaring iniisip nyo kung paano naging mas malakas ang pirate crew na to kaysa sa mga nabanggit natin kanina. Pero maiintindihan nyo agad to kapag sinabi ko na sa inyo kung sino-sino ang mga members ng pirate crew na to. Bukod kay Rax D. Sebek, na kapitan ng Rocks Pirates, ay iba pang members ito ay ang strongest creature na si Kaido, Big Mom, Charlotte Linlin, Flying Pirate Shiki
at pati na din ang World's Strongest Man na si Whitebeard. Ang iba pang notable members ito ay si Captain Jan, Ochoku, Silver Axe, Buckingham Stussy, Gloriosa, Struzan, at iba pang hindi pa pinapangalan ng members. Sa pamumuno ni Zebek, ang Rocks Pirates ay ang pinakakinakatakutang pirate crew sa history. Ang Rocks Pirates ay namirata sa iba't ibang lugar at ginawa ang kahit anong gusto nila nang walang takot sa magiging kaparusahan nito kapag nahuli sila. Pero bakit nga naman sila matatakot? Wala namang marine o ibang pirate crew na may sapat na lakas para kalabanin ang grupo nila. Kaya kung iniisip nyo kung paano natalo ang ganito kalakas na pirate crew, ay sasabihin ko na sa inyo. Si Rocks D. Zebek ay hindi lang worst enemy ng world government. Si Zebek din ang biggest rival ni Goldie Roger bago pa siya naging pirate king. Ang strongest marine noong panahon na yon at ang strongest pirate, bukod kay Zebek na si Roger, ay nag-team up para taluhin at pigilin ang gagawin ni Zebek noon sa God Valley. Ang pinaka-interesting sa Rocks Pirates ay pagkatapos nito ma-disband, ang ilang members nito ay nakapagbuo ng kanikanilang malalakas at mga sikat na pirate crew.